Sumasampalataya ako sa inyo, isang Diyos amang mga pangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at hinakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoon Yesu Kristo, buntong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanawag muna sa kalangitan. Magsiluhod po muna sa iyo sa mandali. Magsitayo po tayo. Nagkatawang tao siya anak ng Espiritu Santo kay Maria Belen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siya nabuhay sa tatlong araw. Ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Abang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang umuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay at nanggaling sa Ama at Anak. Sinasamba siya at pinaramalan kay isa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika. Gayun din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. At inihintay ko ang uling pagkabuhay ng namamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong gabi, ilapit natin sa Panginoon na Emmanuel, ang Diyos na suma sa atin, ang ating mga pag-asa, mga takot at mga pangarap. Pagningasinawa ng mabuting balita ang kanyang kapanganakan, ang ating mga damdamin habang tayo'y nananalangin. Panginoon ng kadakilaan, pakinggan mo kami. Panginoon ng kadakilaan, pakinggan mo kami. Sa pagkakahati, mga pag-aaway at digmaan ng aming bayan at ng daigdig, pamayari nawa ang kapayapaan ng Pasko sa aming mga puso. Prinsipe ng kapayapaan, pagpalain mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Panginoon ang kadakilaan, pakinggan mo kami. Sa mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan, tularan nawa nila ang iyong halimbawa ng pagpapakumbaba at pagsasantabi ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Inuuna ang mga mahihina at nawawala at pag-aalay ng sariling buhay para sa kaligtasan ng lahat. Mabuting pastol, pagpalain mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Panginoon ang kadakilaan, pakinggan mo kami. Sa iyong kapanganakan, hindi mo ipinakilala ang iyong sarili sa mga makapangyarihan, matatalino at magagaling. Sa halip, nagpakilala kang kapiling ng mga mahihirap, mababang loob at mga itinakwi. Muli, buong ilaw mong masdan ang mga nagtitiwala sa iyo. Diyos ng mga Aba, pagpalain mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Panginoon ng kadakilaan, pakinggan mo kami. Sa mga taong walang matuluyan tulad mo, pangalagaan mo ang mga taong nawala ng tahanan sa sakunang dulot ng kalikasan, nang dahil sa mga demolisyon at nang dahil sa mga kaguluhan sa kanilang mga lugar. Diyos na aming puso, ang tahanan, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon ang kadakilaan, pakinggan mo kami. Sa marami naming mga kapatid na hindi na magkakaroon ng pagkakataong makasama ang kanilang mga mahal sa buhay ngayong gabi, mga doktor at nurse sa ospital,
mga migranteng nagtatrabaho sa ibang bansa, mga sundalo sa kampo, mga bilanggo at iba pa. Maramdaman nawa nila ang init ng iyong pananatili sa kanilang piling. Diyos ng mga nalulungkot at naging hirap, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon ng kadakilaan, pakinggan mo kami. Diyos, sama sa langit, ngayong gabi kami nagdiriwang sa pagsilang ng wala habang ginugwita namin ang kanyang pagiging tao. Patawarin mo kami sa mga kasalanan at bigyan mo kami ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsipo ang lahat. Thank you.
si tayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurnan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng pagsilang sa pagpapalitan ito ng iyong kaloob at aming handog. Ang anak mo umakong sa aming kaabahan ay siya namang magparangal sa aming pagtampok bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming napapanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili amin nakikita. Sa pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata, kaya kaysa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Pinakiusap namin sa pamagitan ng anak mong ito. Ana ang kaloob namin ay tanggapin at paswasan mo sa pagdiriwang namin sa pagkain niya sa iyo. Inialay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahan katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan, pagungkop, ang pagkakaisa at pagkataguyod, ang makaalim ito sa sinukob. Kaysa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod kasama ng aming Obispo Benaventura at lahat na nanalig at nagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ng iyong mga anak na iyong aming ininadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pag-isigap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito na nagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan. Sa pagdulod namin sa iyong kadakilaan, Diyos na tumuo at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong simbahan ay pinagdiriwang namin ang gabing ito, ang dakilang kamistahan ng Pasko ng Pagsilang ng tagapagligtas sa sanlibutan noong siya'y panganak ni Santa Maria, nagdalang tao at nagnatili pa rin din. Pinarangalan namin ngayon ang nangunang
ang Ina ng Diyos at Panginoon namin si Jesu Cristo, si Maria na maluwalhating laging biren, gayon din ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, at iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago Juan, Tomas, Felipe, Santiago, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damiano. At lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Loobin mo ikaw, loobin mo kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mo ipahintulot na kami mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito, marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan, kaya para sa amin ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak na aming Panginoong Hesukristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit, inuma kanyang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang ng mga kamay. Tumingala siya sa langit. Sa iyo, Diyos Ama, niyang makapangyarihan at nagpapasalamat siya sa iyo, pinaghati-hati niyang tinapay iniabot niya sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang amunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Na iyong anak at aming Panginoon, ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit at pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay ng pag-akit niya sa kalangitan.
Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ng galing, inihandog namin sa iyong kadastasan kamahalan ang pag-ahayp ito na kadangitangi at lalisan, ang pagkain nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagaling ng walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo. Sa pag-ahayin ni Abraham na ama namin ng pananampalatayang totoo at ng hinihandang tinapay at alak ni Melchizedek na parang hinirang mo. Paulakan mo ngayon, tanggapin ang banal at dalisay ng pag-ahayin. Makapangyarihang Diyos, hinihiling namin iyong ipakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambarang na sa iyong harap upang sa pag-asalo sa banal na katawan dugo na iyong anak. Sa pagkinabang namin ngayon dito sa banal mong apat, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at anang pagpapaspas. Ama namin, iyo rin alalahanin ng mga anak mong naunang yumao sa amin. Sa paghihimlay sa iyong kapayapaan, yung mga tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang na himlay sa kandungan ni Kristo ay aming iadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pag-asalo, pagliliwanag at pamamahingan ng iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming paumuhay araw-araw, kaya pagitapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling sa iyong mga banal na apostol at Martin, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Mateas, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, Martin, at ang lahat ng iyong mga banal. Kami naway makabisa nila hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan kulang na kulang, kundi makundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pamamagitan ng tanang mabuting kaloob mong ito, ay lagi mong pinahiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Naway, puspusin tayo nang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos na naging tao.
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at inayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Panginoong Isuli, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magkasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin nyo. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sumusunod po ang lahat. Panalangin laban sa parusa ng kamatayan. Sa bawat panalangin ang ating pangitutugon, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Ama, pinagmumulan at tagapagbigay ng buhay, itinataas namin ang aming mga puso at mga hinaing sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Tugon. Para sa mga nakararanas ng sakit at hapis dahil sa karanasan at krimen. Tugon. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan na kapwa nakikipagtunggali sa galit at puot na kanilang nararanasan. Tugon. Para sa basag-basag naming kasangkatauhan na iginagapos ng hangaring maghiganti. Tugon. Para sa aming sugatang lipunan na ililigaw ng ilusyong dapat kumitil ng buhay upang ipagtanggol ito. Tugon. Sama-sama natin sabihin, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na paghihiganti. Tugon. Para magkaroon ng paninindigang kilalanin at itaguyod ang damal ng lahat ng mga tao. Tugon. Para magkaroon ng karunungang makita na ang karukhaan, kawalan ng katarungan at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaring ugat ng kriminalidad. Tugon. Para ang patnubay at habag ang maging daan upang maibsa ng pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan. Tugon. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na makapagtataguyod sa damal ng lahat ng tao, lang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo. Tugon. Para sa inspirasyong baguhin ng lipunan, batay sa pag-ibig at katarungan humihilom mula sa kasamaan. Tugon. Manalangin tayo, tayong lahat. Ama ng habag, hinayaan niyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo, upang sa gayon ay magmahal kaming katulad niyo. Kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ng sama ng loob, sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na maghiganti at isulong na punuin ng death row. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balot kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Mag-aari nawa ang tunay na at hindi panandaliang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga may kapangyarihan. Subalit hindi nyo hinayaang pagtagumpayan kayo ng pagkapur. Tulungan nyo kaming iabot ang aming mga kamay sa mga biktima ng karahasan, upang ang aming walang layo na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon na tagapagbigay ng buhay, pinalalakas niyo kami sa pagbibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayan ginagawang legal ng pamahalaan. Ngayon din naman, tulungan niyo kaming baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang huminto ang karahasan at manaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, layo niyo ang sambayan ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatay. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo, Unang Ermitaño,
San Martin, patron ng mga may sakit. Si tayo pa nga. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ang maligayang Pasko, pagkindapari mo kami makasalo sa pamuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo, bilang sa kapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo muna kayo sandali. So para po sa schedule natin, para po sa araw na ito ng pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, sa mga kapatid po natin na nais na makisa sa banal na pagdiriwang ng Misa, mayroon po tayong isa pang Misa ng 6:30 ng umaga, bukas. So 6:30 ng umaga. Yun na lang po yung Misa natin sa araw ng bukas. O hindi kaya po ay kung gusto ninyo humabol, 8 o'clock sa Carmen Homes at saka 9:30 sa Holiday Homes. Wala na po tayong Misa sa gabi. Yun pong schedule natin para po sa susunod na linggo. Ang susunod na linggo ay bagong taon. So, December 31, ang Misa po natin ng December 31 ay 8 o'clock ng gabi. 8 o'clock po. Sapagkat ayaw natin na maipit ng putukan. So 8 o'clock ng gabi, December 31. At sa linggo, sa susunod na linggo, January 1, 6:30 na umaga. Mayroon din tayong Misa sa ibang mga village. December 31, 4 o'clock, Fiesta Homes. December 31, 6:30 ng gabi sa Adelina 1A. January 1, 8 o'clock, Carmen Homes. January 1, 9:30 sa Holiday Homes. So ito po yung mga schedule natin para po bukas at sa susunod na linggo. So bahagi rin po na kung saan ano, ay ako po ay nagpapasalamat, sabi mo nga po, at kami ay nakasama po sa pilgrimage noon sa Bethlehem. At well, yun po yung alam natin na lugar na kapanganakan na ang ating Panginoong Jesucristo. At nakapunta mismo kami doon sa mismong pinakasite. Sana po yung aking papapasbas ay mismong Santo Niño, no? Kaya lang po ay medyo mahal sa Bethlehem ang Santo Niño. Eh yung pinabasbas ko na lamang doon, doon mismo sa site, doon mismo sa lugar na kapanganakan ni Jesus, ay yung pong, yung unan, yung inuunanan ni Jesus. So, alam ko po na hindi lahat ay makararating ng Bethlehem. Pero siguro, no, yun kasi ay inunan ni Jesus, inuuna ng Santo Niño, ay kahit pa paano po ay nandoon din yung lugar na pinapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo. 2017 taon na ang nakalilipas. No? 2017. Siguro sabi niya, parang 2016 lang tayo. Sa kalendaryo ng simbahan, tayo ay 2017 na. No? So, 2017 na nakalipas sa taon na ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. So, sa paghalip nyo mamaya sa Santo Niño, sa batang si Jesus, ang Diyos na naging tao ay sana po ay huwag niyong kalimutan.